Sa mga balitang mayroong pag-asa, Tri-District Fellowship naging daan sa masaya at mabuting ugnayan ng mga Adventista sa San Pablo City. Master Guide trainees at adventure staff nanguna sa isang Pathfinder campout sa Kasiligan, Pola, Oriental, Mindoro. Sports Festival nagpatibay sa samahan ng mga kabataan sa 7 distrito ng Camarines Sur. Back to the Altar Discipleship and Revival Seminar, pagpapala sa mga manggagawa ng Cavite Mission. Psycho-Spiritual Evangelistic Seminar sa San Jose, Occidental, Mindoro na ihatid ang 34 na katao sa pagbabautismo. Mga kabataan, masayang nakisangkot sa evangelistic camp sa Tuwi, Batangas. Gift-giving program, masayang isinagawa ng NPUC workers bilang selebrasyon ng Adventist Missionary Work 150th Anniversary. Lahat ng yan, ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Isang Tri-District Fellowship ang isinagawa sa San Pablo City makalipas ang ilang taon mula ng hatiin ng dating distrito ng Laguna 1. Bagong inspirasyon at matibay na pananampalataya ang naidulot nito sa buhay ng mga Adventistang nagsidalo. Ang kabuuang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Nicole Nipolo at Fedibel Joyce Tunguhan. Lalong naging espesyal ang araw ng Sabat na ito sa muling pagsasama ng dalawang distrito ng Metro San Pablo at ng Upper Laguna dito ngayon sa San Pablo City Convention Center. Pinapahalagahan ng Tri-District Fellowship na ito ang kolektibong espiritu na nagbibigay diwa sa ating komunidad na may iisang pananampalataya. Ngayon nakita-kita kami ay naging masaya ang bawat isa sapagkat nandun pa rin yung tawagan na BFF. At saka yung mga magandang samahan. Maaga ang naging paghahanda ng bawat iglesia na puno ng pananabik at galak sa kanilang mga puso. Ang mensahe mula sa Diyos ay naging pagpapala sa bawat isang dumalo. Sa pangunguna ni Pastor Wally Panaglima, binigyang diin niya ang kahalagahang manatili sa pananampalataya at sa Panginoon, lalo tigit sa panahon ngayon na nakikita na natin ang mga senyales ng kanyang nalalapit na pagdating. Ang temang ito na sinasabi natin, rewards God's faithful and faithfulness. Ang ibig sabihin ito, kung tayo magiging matatag at magiging matibay, tayo ay isang mananagumpay upang matamon natin ang reward ng Panginoon. Kaya para sa akin, ang challenge is be strong in our faith. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Sa pagkapag ating pinanghawakan ang salita ng Diyos, tiyak, sigurado ang reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. At ang reward na yan ay ang buhay na wala hanggan. Kami ay nabusog sa spiritual sapagkat kami ay nakarinig ng magagandang salita ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga pastor. Naghandog ng mga makalangit na awitin ang mga choir ng 3 distrito na ang mensahe siyang pumukaw sa diwa ng bawat isang tagapakinig at nagbigay ng bagong sigla. Atin po pinupuri ang Panginoon na sa araw na ito ay nangyari po ang atin pong niyanais at inaasam-asam na makasama ng distrito ng Upper Laguna ang dating isang distrito na Laguna 1 kasama ang Metro San Pablo at Metro San Pablo 2. So ngayon po ay nagagalak kami na sa mabuting pagsasama-samang ito ay muli pong napalakas yung ating mabuting ugnayan. At siyempre, yung ating ugnayan ito ay isang mabuting paghanda para sa isang mabuting pwersa ng paglilingkod sa pagpuri sa Panginoon at kayo din sa gawain ng paglilingkod sa Pangaral. Ang pambihirang pagsasama ng dating iisang distrito ay isang testamento na lubos na pinagpala ng Diyos ang gawain sa teritoryong ito. Huwag niyong kalilimutan, handa na ang reward ng Panginoon. Maging matatag, maging matibay, sapagat ito ang ipinapangako niya. Mula rito sa Convention Center, San Pablo City, Laguna, ako si Nicole Nipolo. At ako naman si Fedibel Joyce Tunguhan. Nag-uulat ng balitang may dalang pag-asa para sa Hope Today NPUC News.
Sumailalim sa Pathfinder at Adventure Camp Out ang mahigit 28 mga kabataan sa teritoryo ng Central Oriental Mindoro sa pangunguna ng Master Guide Trainees at Adventure Staff ng COM Trailblazers Club. Sila ay natuto ng mga honors at skill ng isang Pathfinder leader at nagkaroon ng karanasang hindi malilimutan. Tunghayan kung papaano ito tinuring na pagpapala ng mga nagsidalo sa balitang may pag-asa ni Rachel Ann Faz. Napuno ng kasiyahan, kaalaman at bagong karanasan ang isinagawang Pathfinder at Adventurer Camping na pinangunahan ng mga Master Guide Trainees at Adventurer Staff ng COM Trailblazer Club sa lugar ng Kasiligan, Pola, Oriental, Mindoro. Sa ilalim ng temang Jesus Comes With You, itinampok ang intensive lecture demonstration ng mga honors at skills na uhubog ng pangkalahatang aspeto ng buhay ng isang Pathfinder leader. Ilan sa mga honors ay ang drills and marching, bandaging, knot tying, semaphore at Morse code na nilahukan ng mahigit 28 mga Pathfinders na miyembro ng mga church-based Pathfinder Club at 3 non-SDA Pathfinders na miyembro ng community-based Pathfinder Club sa teritoryo ng Central Oriental Mindoro. Masaya po ako dahil first time ko lang po makapag-camping, nakagawa ng mga activities like bandaging, knot tying, paggapan sa putikan. Nagpapasalamat din po ako dahil ginabayan po kami ng mga MGs at saka MGTs po. Bilang kabahagi ng camping na ito is talagang napakasaya po kasi naka-experience po kami ng mga bagay-bagay na minsan namin na-experience. First time ko pong mag-camping dito sa Adventist. Talaga pong maayos po talaga yung pag-assist nila sa amin. Samantala, kinagiliwan naman ng mga adventurers at kanilang mga magulang ang isinagawang one-day adventurer campout na naghatid sa kanila ng mga bagong kaalaman tungkol sa iba't ibang honors na nakadisenyo para sa kanilang murang edad. Nagsilbing keynote speakers ng camping na ito ang Club Administrative Director at Adventure Area Coordinator na si Master Guide Jen Famaranglas at Club Chaplain Master Guide Nino Liave. Pathfindering and Master Guide is a perfect training. Ano? Kayo na mga pathfinder na nakaranas at katatapos lang ng training, ang hamon namin sa inyo ay i-apply ninyo yung inyong mga natutunan sa training na ito. Lalong-lalo na yung leadership training, yung endurance at the service of God. Sa pagtatapos ng gawain ay ipinarana sa bawat campers ang community-based ministry sa pamamagitan ng gift-giving na isinagawa sa Barangay Maluanluan, isang non-SDA community sa bayan ng Pola. Sa kabuuan, ang dalawang camping na ito ay hindi lamang naging kapakinabangan sa bawat Master Guide trainees na kasalukuyang sumasailalim sa kanilang in-service training, kundi sa lahat ng campers na nagnanais maging epektibong leader sa loob at labas ng iglesia. Layuning magatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa COM District, Mindoro Island Mission, ako po si Rachel Ann Faz, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nakilahok sa sports festival para sa taong ito ang mga Adventistang mula sa 7 distrito sa teritoryo ng Camarines Sur. Ang programa ay ginanap sa pangunguna ng mga kabataan sa layuning patuloy na patibayin ang ugnayan at pagkakaisa ng mga Adventistang magkakapatid sa mga nasabing distrito. Si CJ Rivera para sa Balitang May Pag-asa. Isinagawa ang Camsurwide Sports Fest na may temang Champions of Faith na dinaluhan ng umigit kumulang 500 mga kabataan. Layunin ng sports fest na ito na mapalakas ang samahan ng mga kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang mga aktibidad at sports. Ito ay ininaos sa loob ng isang linggo. Layunin din na mapagtibay ang organisasyon ng mga kabataan sa kanya-kanyang distrito at higit sa lahat, maikayat ang mga cared friends patungo sa pananampalataya sa Panginoon. Dito, pinakita na hindi lamang ang mga kabataan sa Camarines Sur ay magaling sa sining at angkam, bagkus na rin sa mga pampalakasan. Kami bilang mga kabataan, ang leader ng kabataan ng
Adventist Federation ng Camarines Sur ay naglunsad ng 20 plus na mga palaro para mas lalo pong ma-involve ang ating mga kabataan, hindi lamang po sa spiritual nilang pangangailangan, pagkos na rin sa kanila pong social na pangangailangan. Nagkaroon din po tayo ng mga cultural activities and music activities na mas lalo pang nagpa-enhance sa mga kabataan sa larangan ng musika at singing. Preparasyon din ito sa isa sa gawang Power of One Camp na dadaluhan naman ng mga kabataan sa buong Kabikulan upang mas makapangikayat pa ng maraming kabataan na tanggapin si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Naroon ang kasiyahan ng mga bata. Isa sa mga layunin namin kung bakit nagkaroon ng Sports Fest ay unang-una ma-develop yung camaraderie, yung unity ng mga kabataan, at sila ay ma-develop yung kanilang pagiging humble. Marahil ang mga kabataan ngayon ay uwi sila na masaya. Kahit hindi sila nanalo, pero nagkaroon sila ng maraming kaibigan. So, kaya masaya ang Sports Fest dahil ang mga kabataan ay nadadala natin sa Panginoon hanggang sila ay maging katulad ni Jesus at maging disciples sila at maging disciple maker. Bunga ng paunguna ng Banal na Espiritu, 13 na individual ang nabautismuan at lumapit upang manampalataya kay Jesus. Ako po ay masaya dahil po nagkaroon po ng Sports Fest dito po sa Naga View. Dahil po marami pong kabataan ang natututo sa gabi-gabi pong worship natin. Ako po'y na-inspire ang mga Adventista po ay sobrang masasaya. Ako po'y nalulugod sa Panginoon sapagkat binigyan niya po ako ng chance para magbago. Gusto ko pong mag-uwin ang aking sarili sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa Diyos. Ang paunahing focus ng Sports Fest na ito ay kung paano tayo lalago sa pananampalataya at paano may pamuhay ito habang naghihintay sa ikalawang pagbalik ni Kristo. Mula rito sa Naga View Adventist College at may layuning magdala ng balitang may dalang pag-asa, ako po si CJ Rivera, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa Back to the Altar Revival at Discipleship Seminar ang mga manggagawa sa Cavite Mission. Dinulhan ito ng mga church leaders, pastors, church school teachers, literature ministry leaders at church planters na naging epektibong paraan upang sila ay maturuan kung paano mas maging epektibong disciple makers. Ang mga mahalagang kaalamang kanilang natutunan nasa balitang may pag-asa hatid ni Samuel Fuentes. Isang Back to the Altar Revival and Discipleship Seminar ang isinagawa sa Adventist International Institute of Advanced Studies na naglalayong paigtingin pa ang mga manggagawa sa Cavite Mission upang mas maging epektibong disciple makers. This has been a time for all of us not just to think about revival as a program, but as a lifestyle. Pastors have been called to live revival as a lifestyle and to call their churches to revival. Literature evangelist leaders have been learning how to live revival and call their whole team to revival. Even in our schools, our Seventh-day Adventist schools, how to live revival as teachers, but to call the students to revival. But we don't stop with revival. We've been learning together on not only how to live revival, but how to live as a disciple and a disciple maker. My friends, churches can be disciple-making centers. Schools can be disciple-making centers. But most of all, our homes can be disciple-making centers. This is what Back to the Altar is all about. What are we hoping for? We're looking for a united front across this whole mission where homes, schools, and churches, and every worker, everybody works together to live revival, call for revival, live as a disciple, and make disciples. Ito ay sa panunguna ni Pastor Don McLafferty na naging tagapagsalita sa aktibidad na ito. Dinaluhan ito ng mga workers, pastors, church school teachers, literature ministry leaders, at church planters, kung saan sila ay maraming natutunan na tiyak na kanilang magagamit at maibabahagi rin naman sa iba. Nasira po yung altar natin. Nasira yung ating relasyon sa ating Panginoon. At ito po ang kailangan bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng toon. Ikinocompare ko nga ito sa isang gulong ng sasakyan na meron pong butas. The way back to the altar, ang gagawin po niya ay dadalhin tayo doon sa manggagawa at aayusin yung ating sasakyan upang sa ating pong paglilingkod, sa ating pag-travel, dire-diretso yung ating pong paglilingkod
at madi-disciple natin yung ating mga kapatid, yung ating pamilya, yung ating pong mga kasama sa gawain. Parang hindi ko nakita yung sarili ko na disciple maker, na dapat pala talaga nagdi-disciple ako kahit bata. So doon, nabuksan talaga yung isip ko na I can do more than that. Maintindihan ko muna na kailangan ko si Jesus na i-disciple niya ako. I'm very glad na madi-disciple ako ng Panginoon so that in my home and in school, magiging disciple maker din ako ng Panginoon. Ito pong ating ginagawa ngayon ay napakaganda. So a sort of revival na rin sa lahat ng workers, sa lahat ng mga manggagawa. And at the same time, ito ay practical way on how to do discipleship in intergenerational. And so with this, we hope na matutulungan tayo na may put into practice lahat ito at lahat ng mga members natin na may bless spiritually and yung simple way how to do discipleship ay ma-catch up nila na maging lifestyle. Mula rito sa Ayas Silang, Cavite, hatid ang Balitang May Pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. 34 na katao ang naihatid sa pagbabautismo sa isinagawang Psycho-Spiritual Seminar sa San Jose, Occidental, Mindoro. Ang nasabing seminar ay patungkol sa kung papaano ang kalusugan ng isip at spiritual na buhay ay magkasamang susi para sa tunay na kagalingan. Alamin ang Balitang May Pag-asa, hatid ni Joanna Manuel. Isang psycho-spiritual evangelistic seminar ang ginanap sa San Jose Seventh-day Adventist Church, San Roque II, Occidental, Mindoro, na may tema mental health and the gospel. Ang seminar na ito ay dinaluhan ng iba't ibang kaanib ng Iglesia ng South Occidental Mindoro 1. Kabilang ang mga mag-aaral, pati na rin ang mga naimbitang pamilya mula sa komunidad bilang pakikibahagi sa nasabing programa. Nakipag-coordinate kami sa mga elders, sa mga care group leaders ng iba't ng Sumuan District. At binigyan namin sila ng flyers. At yung flyers na yun ay magiging kanilang kagamitan para ito ay makapag-invite. Sa seminar na ito, natutunan ng mga kalahok ang mga praktikal na hakbang para mapanatili ang magandang kalusugan ng isip. Kabilang dito ang pagdarasal, meditasyon at iba pang simpleng aktibidad. Pinagtibay ang ideya na ang pananampalataya ay may mahalagang papel sa pagpapagaling at may positibong epekto ito sa pagbuo ng emosyonal na katatagan. Ang layunin nito ay walang iba kundi alamin ko ano ang mga iba't ibang mental health issues tulad ng depression, anxiety, low self-worth at anong sagot ng banal na kasulatan. Sapagkat ito mga mental health issues ang nagdudulot ng sakit ng katawan at yun din nasisira ang mga samahan. Nagbigay ang seminar ng pagkakataon para sa mga kalahok na makipag-ugnayan at magbahagi ng kanilang mga karanasan. Matapos ang 10 araw ng pangangaral, nagresulta ito ng 34 na kaluluwang tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas at pamantayan ng kanilang pamumuhay. Araw-araw kong susundin yung 10 utos ng Diyos. Simula ngayon at sa mga darating na araw. Pwede ko rin yung i-share sa mga kaibigan ko, kakilala. Malaki ang naitulong sa akin at sa pamilya ko na mamulat kami kung sa ano yung tama para sa lalong-lalo sa Biblia. Kasi dati ay hindi kami aware sa Bible pero sobrang laki ng naitulong sa akin dahil doon ko nakilala kung ano yung talagang tamang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatapos ng seminar, naging malinaw na ang kalusugan ng isip at espiritual na buhay ay magkasamang susi sa tunay na kagalingan. Naway dalhin ng bawat isa ang kanilang mga natutunan at ipalaganap ang kapayapaan at pag-ibig sa kanilang mga komunidad. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Joanna May Manuel, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.
Mga kabataan sa area ng Batangas, masayang dumalo sa isinagawang evangelistic camp. Doon ang kanilang camping ay napuno ng masaya at pinagpalang karanasan sa pangunguna ng AYOSGA officers at mga pastors sa buong area. Ang kaganapan nasa balitang may pag-asa ni Teresa May Faina. Napuno ng mga di makakalimutang aral at karanasan ang bawat kabataang nakisangkot sa area ng Batangas sa isinagawang evangelistic camp na ginanap sa Barangay Matayuanak, Tuwi, Batangas na may temang Metanoia, Life Competition, Singlat Lakas, Ibalik sa Kabataan. Hindi nagpatinag sa ulan ang higit kumulang sa 300 mga kabataang dumalo mula sa buong lalawigan ng Batangas. This activity not merely focus on sports but also in evangelism. We noticed that most of our youth didn't have the experience of pathfinding. We want them to have fun and experience the spiritual experience that we have here in our youth camp. Nagkaroon sila ng practical na pagsasanay sa pathfinding, particular sa marching and drilling, first aid at bandaging. Pinakita rin nila ang kanilang talento sa speech choir ng iba't ibang mga talata at nagpatagisa ng galing sa iba't ibang cooperative games. Di rin nila inurungan ang bawat obstacle course tulad ng monkey bridge, mud crawl at iba pa. Napuno ng kasiyahan ng mga kabataan sa kabila ng putik at pagod, lalo na nang sabuyan sila ng tubig ng mga bumbero. Bilang isang kabataan po, ako po ay natutuwa dito sa nagawang programa ng AYOSGA. At ako po ay nagpapasalamat dahil ito po ay naging maganda. Natutunan ko po dito na makipaghalubilo sa mga hindi ko po kakilala. At doon po ay natutunan po namin na magkaisa. Kahit po ganito po ang panahon, sulit naman po kasi may mga bago pong experience sa nararanasan. Nakibahagi rin si Pastor Joel Abonales Jr. mula sa Dear Pastors bilang tagapagsalita noong Sabado na siyang nagpaalala sa mga kabataan tungkol sa importansya ng bautismo bilang pagtanggap sa Panginoon. Kinahaponan ay 7 mga kabataan ang nagpasyang magpasakop sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ang kasiglahan ay niyahatid ng programang ito. Ito'y mahalaga upang mapanatili namin ang ating mga kabataan na may lakas, may sigla, at maraming mga ibinabahagi sa pakikipagsangkot. Kaya ito ang isa sa pinakamahalaga na bahagi ng programang ito. Madala namin, madala natin ang ating lahat ng mga kabataan upang maging masigla at matagpuan sa kanila ang kasiglahan mula sa mga pagsasama-samang ganito. Mula sa Tuwi, Batangas, ako si Teresa May Faina, naghahatid ng balitang may dalang pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Isang gift-giving program ang masayang isinagawa ng North Philippine Union Conference sa Barangay 30, Pasay City. Ang nasabing kaganapan ay bahagi ng programang nakalatag at inihanda sa pagdiriwang ng ika-150 na anibersaryo ng Adventist Missionary Work. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni Myra Jem Tanyedo. Bilang pakikibahagi sa 150th anibersaryo ng Adventist Missionary Work, ang North Philippine Union Conference o NPUC, ang tanggapan ng Seventh-day Adventist sa Luzon, ay nagsagawa ng isang gift-giving program sa Barangay 30, Pasay City. 150 years anniversary, continuing legacy of sending missionaries. Iyan ang naging tema ng selebrasyon. Layunin nito na ang patuloy na maisulong ang gawain sa paglilingkod at patuloy na maipakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awit, kwento at pamimigay ng mga munting regalo sa mga bata. Purihin natin ng Panginoon sa napakagandang pagkakataong ito na ang Adventist Church sa pangunguna ng North Philippine Union Conference ay mag-celebrate ng 150 years of Adventist work. Mga bata at ang mga magulang ay tuwang-tuwa na nag-receive ng kanilang gift at ating napakain sila. Na ito ang isang napakagandang espiritu na binubuhay natin, ang pagpapadala ng mga misyonero sa iba't ibang mga lugar na hindi lamang para ibahagi ang salita ng Diyos kundi para
tulungan lalo tigit yung mga nangangailangan. Buong suportang nga ang ipinakita ng ating mga manggagawa sa isinagawang aktibidad para sa mga bata habang sila din ay namimigay ng mga babasahin na makapagbibigay pag-asa sa bawat isa na makakatanggap at makakabasa nito. Masaya yung pakiramdam ko na nandito kayo upang mamulat yung mga munting bata sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat na pumunta, sa lahat ng mga misyonaryo na nandito, na nagbigay at naglaan ng oras upang mabigyan yung mga kabataan na kahit sa maikling oras na mapalapit sila sa Panginoon. Unang-una, nagpapasalamat kami sa North Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church sa pagbibigay po nila ng kanilang munting sorpresa po sa ating mga kabataan, at lalo na na sa pagdiriwang po ng 150 year celebration po ng sending of missionaries po sa ating kapuluan, lalo na sa ibang mundo. So muli po mula po sa pamunuan po ng Barangay 30 ay lubos-lubos po kami nagpapasalamat sa pagbibigay po ng mga biyaya na pinagkakalo po sa ating poong may kapal. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. I will go! WR89.1 FM, tunay na may good vibes. Airwaves of love from dusk till dawn, our love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWR89.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up. Every single time. Sa Programang Health and Family, ang hatid namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR, FM blessings flow. Mula gabi, umaga, kasama mo kami sa AWR89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na makikita ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episodes. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Pastor Bong Fidakan at ito ang Hope Today NPUC News.